Nakikita niyo po sa screen. Nakikita naman. Okay. Yan. So, ang gusto ko pong i-share sa inyo ay Psalm 31. And I just called it Our Great Shelter. Kaya ako po naisip na ito yung i-share sa inyo. Kasi most of the time, when we refer to the Psalms, parang ang iniisip natin, it's all about praising God, worshiping God. But if we take a look at most of the Psalms written, na parang ang daming iba-ibang feelings na napoportray nung psalmist. And parang natuwa ako nung nabasa ko to kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay masaya tayo or feel natin na mag-worship. Lalo na ngayon na medyo malapit na ang pasukan. Ako personally, marami akong mga nararamdamang anxiety, yung parang feeling ko hindi ako prepared, parang feeling ko naninibago na naman ako sa maraming bagay. Plus, of course, other personal struggles like mga mental health issues, mga fears, mga doubts, hindi naman nawawala. But after reading this psalm, medyo na-comfort ako knowing that I wasn't alone. So, gusto ko lang i-share sa inyo ilang mga reflections and realizations ko from this. So, yon. There are 24 verses, I think. Pero kahit 24 lang siya, medyo mahaba yung ilan. So, let me walk you through it. I'm going to... Paano ba? I broke it down into parts. Kasi yung psalm actually are parang... Hinati ko siya into several parts. So, ayan. Verses 1 to 2. Medyo mahaba yung pagkakasulat ng verses. Kahit dalawa lang siya. So, Teacher Shi, gusto mong basahin? Verses 1 to 2. Thank you. Psalm 31:1. In you, O Lord, I put my trust. Let me never be ashamed. Deliver me in your righteousness. Bow down your ear to me. Deliver me speedily. Be my rock of refuge. The fortress of defense to save me. Ayan. So, sa first two verses pa lang, parang nakita na natin na walang patumpik-tumpik yung psalmist. Parang ano agad siya, parang, Lord, deliver me. Parang kailangan niya talaga ng tulong. And dun sa first two lines, I realized that when we trust God, may courage din siya na kailangan mo ng tapang para maniwala or magtiwala kay Lord. Kasi, like ako, di ba, yung pagtitiwala sa Kanya, minsan hindi madali. Kasi, ako, sometimes I feel like I'm not worthy to approach God. Parang, minsan iniisip ko, nakakahiyang lumapit kasi hindi naman ako worthy, baka hindi ako pakinggan, baka hindi niya ako dinggin. Yan. So, yun eh, yung feelings natin sometimes, they get in the way. So, it does take courage to trust in God. Kaya, sabi nga nung psalmist, let me never be ashamed. Huwag mahiya na lumapit. And at the same time, Lord, sana hindi ako mapahiya sa paglapit sa inyo na kahit kinakapalan ko ang mukha ko, ay pakikinggan ninyo ako. And the next two lines, of course, to asking the Lord for deliverance, bow down your ear to me. I realized that God meets us where we are. That sometimes iniisip natin, kailangan abutin natin si Lord. Parang minsan ang hirap-hirap kong abutin, Lord. Pero yung imagery from the psalm says, bow down your ear to me. Parang na-imagine ko na si Lord talaga yung bumababa at parang kung nasan ka, dapang-dapa ka, bababa talaga siya para pakinggan kung ano yung mga pangangailangan natin. And for me, it's a very powerful realization to know that sinisave tayo ni God not for anything good that we have, but because He is good and because He is righteous. So yeah, medyo maano sa akin realization yan. Then, He continues the plea to deliver me speedily, be my rock of refuge and a fortress of defense to save me. Kasi in our darkest moments,
we can always be assured that the Lord will protect us, that He is going to act speedily, no? When we say speedily, it doesn't mean kung kailan natin gusto. But speedy meaning He acts in His own time. Yung saktong-sakto lang. And we can always count on Him to be our shelter. Merong time, parang in this recent past weeks na ang sama talaga ng pakiramdam ko, not physically, pero alam niyo may moments na parang nade-drain yung energy ninyo kasi may problema sa pamilya, may mga nagkakasakit na kamag-anak, tapos may drain sa finances, tapos ang daming kailangan tapusin. Kahit parang little things that, you know, come together to make you anxious, parang minsan nahihirapan ako to cope. And ang medyo ang sama na talaga nung timpla ko noon. And then, out of nowhere, parang ilang araw ko nang parang binubuno yung feeling ko na ganun. Tapos out of nowhere, na natugtog yan, yung pinarinig ko sa inyo kanina, yung strength of my life. And sabi ko, Lord, parang ang galing nung timing nyo. Parang kung kailan hindi ko hinihingi, parang tumigil na ako ng kakakulit sa inyo. Biglang narinig ko. Tapos, alam niyo, parang in a snap of a finger, biglang umayos yung mood mo. Yung biglang naalala ko na, oo nga, no? Parang nakalimutan ko yon. Parang nakapag-minister sa akin yung song and na-deliver yung message na kailangan kong marinig. So, ayan, in our darkest moments, God assures us that He is there to protect and we can always count on Him to be our shelter. Ayan, so, first two verses pa lang yan. Yung next two verses, gusto nyong teacher sa verses 3 to 5. For you are my rock and my fortress, therefore, for your name's sake, lead me and guide me. Pull me out of the net which they have secretly laid for me. For you are my strength, and to your hand I commit my spirit. You have redeemed me, O Lord of God of... Ay, may natakpan lang po. Uh-oh. Hindi ko lang po mabasa. Of truth. Truth yan. Ayan. So, yan. For you are my rock and my fortress. Therefore, for your name's sake, lead me and guide me. Natuwa ako nung nabasa ko na yung phrase na for your name's sake. Kasi parang na-share ko na rin to sa inyo before that I always have a struggle dun sa control and yung dun sa parang I always tend to think na kailangan okay muna ako bago ako lumapit sa kanya. But yung phrase na for your name's sake gives me a kind of comfort and assurance na kaya naman niya ako ginaguide, hindi dahil may silbi ako or may gamit ako kay Lord or may service ako maipoprovide sa kanya. He gives it because He wants to and because He is that kind of God na parang dahil anak niya ako, hindi niya ako pababayaan, hindi niya ako parang ilalaglag na ay hindi ka marunong magtrabaho or hindi mo sinusunod yung sinasabi ko sa'yo or pumapalpa ka kaya hindi na muna kita papansinin, parang ganun. For His name's sake. And we know that God doesn't change. He is constant. So because of His name, He will protect His name and He will guide me and He will continue to lead me. So big source of comfort yon. And then, of course, yung sinasabi dito na, pull me out of the net which they secretly laid for me. Yung parang kahit may ibang tao pa na may gustong mag-harm sa'yo or nagsaslander sa'yo. Or yung parang gusto ka lang ipahamak or hindi mapunta sa mabuti. We can always entrust ourselves to God. Na parang, I don't have to worry about other people. Yung minsan for
for control freaks, that's very difficult to do kasi, di ba, kung overthinker ka pa, parang bago ka pumunta sa isang sitwasyon, ina-analyze mo na sino yung mga nandun, meron ba akong backup, may pwede ba akong may re-rest back ba sa akin kapag may umaway, mga ganun. I don't know kung na-experience niyo rin yun or kung naisip niyo yun. But for people like me who have control issues or talagang overthinker, mahirap siyang i-let go yung ganun. But this verse just tells me that andun si God. Siya ang bahala. And I can confidently let go of all those things. Ayan. Ayan po. Di ko alam kung makakapag-unmute si Teacher Angel or si Teacher Dice. Eh. Would you like to read? Sino po ang gusto magbasa? Okay lang po. Ah, sige, Teacher Angel. Verses 6 to 8. Sorry. Sorry. Sige, ikaw muna. Ikaw na lang. Ah, sa Teacher Angel? Sorry. Verses 6 to 8. I have hated those who regard useless idols, but I trust in the Lord. I will be glad and rejoice in your mercy, for you have considered my trouble. You have known my soul in adversities and have not shut me up into the hands of the enemy. You have set my feet in a white place. Ayan. Thank you. So yung verses na yan naman, yung reflection ko naman dito is that those who trust in the Lord, they experience a sort of contradiction living in the world. Kasi di ba nakalagay dito, I've hated those who regard useless idols, but I trust in the Lord. Parang kahit napapaligiran ako ng mga taong hindi naniniwala sa'yo, ako, I still trust in you. I will be glad and rejoice in your mercy. You have considered my trouble. Alam mo kung paano ako during times of adversities. You know the good and the bad in me. And yet you have not shut me up. You have not delivered me into the hands of my enemies. You have set my feet in a wide place, meaning you protect me. Yan. So parang feeling ko dito is even though when we trust the Lord, we experience a kind of struggle. Kasi nandito tayo sa world. And ramdam natin yung pagiging iba natin. Ramdam natin yung temptation. Sometimes you want to give in to what the world is doing. Yung parang, Lord, parang pwede itong araw na to, pahinga muna. Parang makikibagay muna ako sa kanya. Tapos balik na lang ako bukas. Minsan may ganun tayo. Na, Lord, parang ang saya-saya nila. But parang, na, parang hindi sila kailangan pumunta sa church. Parang ang dami nilang oras para gumimik, ang dami nilang panahon para sa ibang bagay, pero kami parang, bakit every waking hour parang kailangan, ano, pwede bang itong moment na to, sa akin lang, wala ka muna. Di ba, minsan may ganun tayong temptation. But, deep inside, alam naman natin yung sagot natin talaga. Hindi eh. Talagang hindi rin naman natin matitiis. But the struggle is there. And, ayun nga, minsan, yung struggle then is we tend to find security in material things. Not just yung sa pera, o hindi sa position, ano, na gusto natin na sa position tayo, gusto natin may kakilala tayo na backer, di ba, kung in case magkaroon ng problema. Gusto natin may mga connections. No? We don't want to seem vulnerable or open. Tinatago natin yung mga bagay na hindi maganda. No? So, yun, may contrast lagi. So, yun, there is that sort of struggle because we know what we ought to do, but it's difficult sometimes to do so. Lalong-lalo na when we're surrounded by people who do not believe in God or who do not think the way we do. Ayan. Yung next two verses naman po. Ayan, sige. Teacher Dice. Okay na. Have mercy on me, O Lord, for I am in trouble. May I waste away with grief.
Yes, my soul and my body, for my life is spent with grief and my years with sighing. My strength fails because of my iniquity and my bones waste away. Ayan, thank you po. May karugtong yan. Itong part na to kasi, yung verses 9 and 10, tapos yung 11 to 13, parang may iisa siyang tema. So let me read the next. Verses 11 to 13. I am a reproach among all my enemies, but especially among my neighbors, and am repulsive to my acquaintances. Those who see me outside flee from me. I am forgotten like a dead man, out of mind. I am like a broken vessel, for I hear the slander of many. Fear is on every side, while they take counsel together against me and scheme to take away my life. Parang, nung binabasa ko tong verses 9 to 13, parang, para siyang, iba siya eh, dun sa first verses na binasa natin. Parang biglang kumabig yung psalmist, parang biglang kabig si David. Parang, ngayon, biglang desperate siya. He felt desperate, he felt really vulnerable and in need of help. Tapos yung introspection niya, parang tinignan niya yung status niya. Nasaan ako? Ano yung condition ko ngayon? And he, parang ang haba nung sinabi niya na I'm grieving, my body is wasting away. Parang sinasabi niyang namamatay na ako dito dahil sa kasalanan ko. Tinatatwa na ako ng mga tao, maski yung mga kaibigan ko, maski yung mga nakakakilala sa akin, they are repelled by me, people go away from me. Parang ang dami niyang sinabi, and imagine this was David, di ba? He was a man after God's own heart, and yet he felt this way, as if nilalamon na siya. And that spoke to me, kasi parang naisip ko that David was a great man, and yet he still felt yung lalim nung ano niya, nung sakit niya, parang ganun. So naramdaman ko that I'm not alone. There are moments really when kahit na even when we follow God, there will be times when we feel really bad, and when we feel so open to danger and parang grasping for straws tayo. And it's okay pala. Parang it's okay not to be okay. Parang literal, totoo pala yon. Even if we are Christian. And especially, I guess, if we are Christian. Kasi we can bring anything, literally anything, to the Lord. And, yan. Yung realization ko dito is that when we turn to the Lord, we experience just how weak, vulnerable and mortal we are. Parang, while yes, there is strength in God, when we approach Him, when we see just how strong He is, mas lalo rin tayo nagiging acutely aware of how weak we are. And sometimes, kailangan din natin yun, to see how vulnerable we are, para alam din natin just how much we really depend on God for life, for survival. So ayon, we will of course realize that we live with sorrow and grief. It's part of life. We sometimes long for things that we cannot have or we do not yet have. We experience regret, no, mga what ifs ganyan. We reap the consequences of our sins sometimes, no. Lalo na kapag ginagamit ni Lord yung mga consequences na yun para mabalik tayo sa Kanya. And being Christian or believing in the Lord does not stop us from getting targeted by enemies. In fact, parang minsan lalo ngang napopolarize eh. You know, yung mga taong ayaw sa mga believers, parang lalo nila tayong inaaway or binibigyan ng hard time. So, it doesn't prevent these things from happening to us. Pero sabi ko nga, ang haba nung sinulat ni David na ganun, pero bakit pa siya nandun sa Psalm? Kaya natuwa ako dun sa mga susunod. Kasi ito yung
bawi niya. Verses 14 to 16 and 17 to 18. So, Teacher Shi, gusto mo alit? 14 to 16? Yeah. Psalm 31, verse 14 to 16. But as for me, I trust in you, O Lord. I say, you are my God. My times are in your hand. Deliver me from the hand of my enemies and from those who persecute me. Make your face shine upon your servant. Save me for your mercy's sake. Ayan. So, di ba, parang yung pag binasa natin yung psalm, from the desperation, yung parang tinignan niya yung sarili niya, ganito na ako ka-desperate, ganito na ako klase, na ano, biglang kabig siya, at sabi, but as for me, sige, parang ni-remind ni David yung sarili niya, kahit ganito pa yung sitwasyon ko, kahit parang mamamatay na ako, kahit ang dami kong kalaban, but as for me, I will continue to trust in you, Lord. And I say that you are my God. Parang ang ganda nung pagkakabasa ni Teacher Shi. Parang feel niya kanina talaga yung pagkakabasa niya. Pero totoo yun eh, na sometimes what we feel and what we see, we acknowledge. But in the end, what is important is we still continue to say, I trust in you. Kaya nga minsan mahirap talaga eh, yung saying that we trust in God. Because we cannot always help what we feel, pero to declare that we still trust in Him, that He is still our God, and that we continue to proclaim na ito yung mga gagawin niyo, Lord, para sa akin. Yun yung, I think, important talaga. Verses 17 and 18 says, do not let me be ashamed, O Lord, for I have called upon you. Let the wicked be ashamed. Let them be silent in the grave. Let the lying lips be put to silence, which speak insolent things proudly and contemptuously against the righteous. So again, parang yung sinasabi ng psalmist na hindi ako mapapahiya sa inyo, Lord. Parang hindi mo ako ipapahiya. Makikita ng mga tao na I put my trust in you. So you will not let other people mock your name because of my declaration that I trust you. So, parang sinasabi niya na, babayaan ko lang, Lord, na ikaw ang gumawa ng paraan. Yung mga masasama, ikaw na ang bahala sa kanila. Yung mga nagsisinungaling, ikaw na rin ang gagante for me. So, yung takeaway ko that doon is, those who put their trust in God experience security. We are able to feel secure. We have peace even in the midst of danger. Parang nakita ko na in-acknowledge ni David yung desperate situation niya. And yet, a few verses after, sinabi niya yung dineclare niya yung trust niya kay God. And that shows that even in the reality of his situation, mas real or mas totoo yung peace na nararamdaman niya inside. And meron siyang blessing in spite of his failures and in spite of his weakness. Nandun yung blessing eh. Nakalagay dito, ayan, di ba? Make your face shine upon your servant. Save me for your mercy's sake. So, he still counts on God's blessing him to make God's face to shine upon you is a blessing, di ba? Makita mo yung mukha ni God. That's a blessing. And sabi niya, save me for your mercy's sake. He knows that the saving is not because of him, but because of God's name. Kaya, yun, nandun yung reality of the blessing in spite of whatever fears or feelings of unworthiness he may have. And even if there are enemies around, justice and protection will come to him. So, yun, parang nakita ko na, wow, merong sense of security si David in spite of all the things that are going on around him. And so, papunta na tayo dun sa ending verses. And, ayan, dalawang parts na lang siya. So, Teacher Sa, gusto mong basahin yung 19 to 20? Patente po. Oh, how great is your goodness, which you have laid up for those who fear you, who
which you have prepared for those who trust in you in the presence of the sons of men. You shall hide them in the secret place of your presence from the plots of men. You shall keep them secretly in a pavilion from the strife of tongues. Yan, amen. The next verses, 21 and 22, nakalagay, Blessed be the Lord, for he has shown me his marvelous kindness in a strong city. For I said in my haste, I am cut off from before your eyes. Nevertheless, you heard the voice of my supplications when I cried out to you. Ayan. So, ang nag-strike sa akin dito sa verses 19 to 20, yung term na secret place. Secret place. Sabi ko, bakit you shall hide them in the secret place of your presence? Parang, sa akin nangusap yon. Kasi yung nakita kong imagery when I read that part na secret place, I realized that hindi lang tayo parang itinatabi ni Lord. O sige, safe ka, dyan ka. But the secret place is a special place na kayo lang. Yung parang, there is a place where nobody else can touch, nobody else can go except God and me. Na doon sa lugar na yon, I can just be intimate with Him, na ako lang yung tinitignan niya, ako lang yung inaalagaan niya. Walang ibang tao na makakakita, makakaharm, makakapakialam, parang ganun. And inulit pa niya, sabi niya, you shall keep them secretly in a pavilion from the strife of tongues. Parang, di ba, parang may safe zone tayo. Meron isang lugar na safe tayo from the slanders of our enemies. Kahit anong lies ang sabihin sa atin, hindi tayo tatalaban. Kahit anong accusations ng demonyo, hindi siya papasok sa atin. Hindi tayo masisira. That's a secret place that only the Lord has for us. So, yun, parang exciting siya for me to know that there really is a place only for me, only for you, only for us, that God has prepared. Ayun. And then, ayun, of course, sabi dito, nung simula, I said in my haste, I am cut off from before your eyes. There are times that we feel God does not see us, or parang hindi tayo pinapakialaman, or hindi tayo dinidinig ni God. Pero sabi rin niya, nevertheless, you heard the voice of my supplications when I cried out to you. So, hindi pala totoo minsan yung nararamdaman natin. Sometimes our feelings lie. And that's why we have to keep trusting in the Lord because His word is true. So, yung realization ko doon is, those who trust in God, they express their praise and worship lavishly. Kita niyo yung verses from 19 to 22, di ba? Panay praises siya kay God. Alam ni David, alam ng psalmist, bakit niya pinipraise si God? Kasi kilala niya ang Diyos, di ba? He knows who he worships and he knows why he praises the Lord. So I think ako din yung parang realization ko is dapat kilala ko si God. I should know who He is and I should always recall those instances where God demonstrated His faithfulness to me so that my praise is more meaningful. That I know why I am praising the one I am praising. Ayan. So, ito na ngayon yung last verses. So, Teacher Angel, okay lang. Verses 23 to 24. O love the Lord, all you His saints, for the Lord preserves the faithful and fully repays the proud person. Be of good courage and He shall strengthen your heart, all you who hope in the Lord. Ayan. Yung takeaway ko dito is how David ended this psalm. Parang hindi siya natapos doon sa pagbibigay ng praise and worship kay God. Instead, may exhortation siya na parang hindi lang yung realization na I should glorify God. He was actually looking to other people to worship God with him. Yung parang
uy, samahan niyo ako, kayo rin. Hindi lang ako dapat yung nagbibigay ng papuri sa Diyos. Hindi lang ako yung dapat na, na nagmamagnify. Dapat kayo rin. Yan. Dapat makita niyo rin kung bakit siya dapat papurihan. So, ayun, no? I realized that when we trust the Lord, we don't stop at giving our praise and worship. We also encourage others to do the same. So we are called not just to trust in God for ourselves, but we are called to encourage other people to trust in the Lord and recognize who He is and how good He is. Ayun. So yun lamang po yung aking short sharing and reflection. Sana kahit pa paano nakatulong sa atin na mag-meditate dun sa kabutihan ng ating Panginoon. Thank you. Baka po may gusto nang mag-share. Char.